Yo, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon nga pala, tatalakayin natin at tuturuan ko kayo kung paano nga ba magparehistro ng negosyo sa BIR or Business Registration. Yeah, bago natin simulan, ngayon lang ako gagawa ng tutorial video dahil noong nakaraan naglalakad ako ng mga dokumento, papeles. Maraming mga nagtatanong sa My Day ko kung paano nga daw ba kumuha ng PIN ID, ano ba, kailangan ba may ganito, kailangan may ganyan, ano yung mga kailangan nilang requirements kapag pumunta ron. Siyempre, ganun din ako nung una, nalilito. Pero ngayon, alam ko na, siyempre, dahil napagdaanan na natin. At tara, simulan na natin. Ang una mong kailangan gawin at dalhin. Siyempre, number one sa listahan, kailangan mo magdala ng PSA. NSO Birth Certificate. Isa lang yon, pero ang updated kasi ngayon ay ang PSA na. Ayun na yung mga ginagamit ngayon. Kung wala ka pa noon, lakarin mo na. Kailangan PSA. Pangalawa, kumuha ka ng barangay certificate. Ewan ko, may bayad yun. Alam ko, may bayad yun. Pangatlo, kailangan mo ng isang valid ID. And then, yung tatlong yon, ipa photocopy mo yun, pa xerox mo yun, ng tagi isang kopya kasi kailangan yun. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa BIR. Tanong, kahit saan po ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng taga-Caloocan ka tapos pupunta ka ng BIR Malabon, hindi pwede. Kailangan kung saan ka nakatalaga o kung saan yung iyong RDO o tinatawag na Revenue District Office. Doon ka lang pupunta. And then, pagpunta mo ng BIR sa iyong RDO, sabihin mo sa guard na magpaparehistro ka ng negosyo. And then, papapasukin ka kasi kadalasan may mga guard din sa may gate pa lang, sa may pintuan pa lang mayroong guard. Ngayon, papapasukin ka na, pupunta ka sa front desk at meron sa iyong mag-a-assist kung ano yung mga kailangan mo. Tapos sabihin mo doon, kukuha ka ng magpaparehistro ka ng negosyo. And then, bibigyan ka ng papel, yung CDR o tinatawag na ano, Checklist of Documentary Requirements. Ayan, ito lang siya yung papel, maliit. And then, bibigyan ka nila ng 3 copies ng payment form or 0605. Tatlong kopya yon. Then, fill upan mo lang yung mga yon, lagay mo lang yung mga hinihinging impormasyon tungkol sa'yo. Then, pagtapos mo mag-fill up, tanong mo sa may nagbigay sa'yo ng papel kung saan ang next step. Huwag ka mayang magtanong, dapat lagi ka nagtatanong para hindi ka pabalik-balik. Ngayon, pagdating mo ng next step, bibigyan ka ng number. Next step, pupunta ka na ng mga counter. Maraming counter yon, counter 1 to 10, ganun. Tapos, pila ka na sa counter mo at meron kang number, hihintayin mo yun. Pagdating mo doon, ibibigay mo na yung form mo na 1 na 0605 kasama yung isang papel, yung CDR. Ngayon, ang gagawin doon, i-compute kung magkano ba yung magagastos mo, kung ano yung mga kailangan mong bilhin at bayaran. Pagtapos nilang makompute, ibabalik sa yon, pupunta ka na agad ng counter para magbayad ng 500 pesos para sa registration fee. Then, ibabalik sa yung payment form mo na 0605 dun sa counter, babalik sa yun. Tapos, babalik ka ulit doon sa counter na pinuntahan mo para ibigay naman ulit yung binayaran mong resibo na registration fee. Yun, ako kasi, pinabalik lang ako eh. Di ko alam kung ba ito pinabalik. Pero maaga pa yun eh. Pagkabayad ko ng registration fee na 500 pesos, pinabalik ako ng next week. Bali na late lang ako ng balik dahil syempre marami akong ginagawa. Hindi ako nakapunta ng mismong araw. Pagkatapos nyo magbayad ng registration fee, babalik na kayo dun sa counter nyo para ibigay yung resibo at yung form na 0605. Then, papabilin kayo ng kailangan nyo ng columnar book. Isa, 60 pesos yun, pero sabi nila National Bookstore daw 30 lang.
Pero mapapalayo ka pa, doon ka na lang bumili o kaya bumili ka na kaagad para ready na. Tapos bibili ka ng documentary stamp, 30 pesos 'yon. Papabilin ka rin ng temporary receipt, 30 pesos din 'yon. Yung temporary receipt, pag naubos na 'yon, magpapagawa ka na. Printed receipt ang tawag doon. Sa mga makakapagpagawa ka noon sa mga accredited ng BIR. Pumapatak 'yun ng 1,300 ganun or 1,500. Doon mo lang din bibilin 'yon sa counter yung mga temporary receipt, columnar book at documentary stamp. Then pag meron ka na noon, balik ka lang sa counter, bibigay mo 'yon. Yung pag nabigay mo na 'yon doon, magpipirmahan lang kayo, may papapirmahan sa'yo ng mga papel, babalik mo doon. And then maghihintay ka na lang para sa releasing mo. Yun na agad yun, tapos na yun. Yung mga ibibigay sa'yo, yung COR mo, or tinatawag na Certificate of Registration, at yung Ask for Receipt, kulay green, and then yung dalawang papel na filing informations mo nakalagay doon. Yung kulay green din yun. Pag nabigay na sa'yo yun, tapos na, okay na lahat. Ito yung sinasabi ko na kulay green, yung Ask for Receipt, and yun. COR. Yan. Ito yung ano, filing informations nakalagay. Ito yung temporary receipt. At ito naman yung columnar book na kailangan. Ayan o. Papasulatan sa'yo yan at papatatakan to at meron kang dapat fill up at pirma. So ayun lang, ganun kadali makakapagparehistro ka na ng negosyo mo. Siya nga pala, add ko lang, hindi mo na kailangan ng mga mayor's permit, DTI, dahil wala ka namang produktong binibenda. At ang line ng business mo ay vlogger. Hindi mo na kailangan yung mga yon, dahil ang business registration mo ay nakapangalan under your name. Kahit na ano pang pangalan ng channel mo or yung mga social media accounts mo na kailangan mong bayaran ng tax. Halimbawa, pangalan ng channel ko, Fly High, ang i-re-register ko pa rin ay yung tunay kong pangalan. Saka add ko lang din, meron ka doon pagpipilian na dalawang klase ng income tax. Yung isa, graduated income tax, ayun yung the more na tumataas yung kinikita mo, tataas din yung tax mo. Yung isa naman, kagaya ng sa akin, nag-avail ako ng 8% income tax. Ayun yung 8% sa kita mo, 8% ang lagi ang tax mo. Hindi mo na kailangan mag-isip, mag-compute. Ayun ang lagi, 8% lang. Next topic natin, magkano nga ba ang tax ng mga vlogger or influencers? Ang mga kailangan lang naman magbayad ng tax ay yung mga kumikita ng 250,000 pesos. Yon. Mas mataas pa doon, magbabayad noon. Pero yung below, hindi pa magbabayad. Kapag nag-fail ka, tapos below 250,000 ang kitikita mo, 0-0 lang ang fail mo noon. Hindi mo kailangan magbayad ng kahit magkano. Pero kung sakaling kumikita ka ng 300,000 pesos at ikaw ay nakapag-avail ng 8% income tax, yung 250,000 pesos sa'yo na yun. Diba 300? Ang matitira na lang, 50,000 pesos. Yung 8% doon, kukunin nila at sa'yo yung matitira. Pero kung ang iyong income tax na napili ay graduated, ayun, magkaibang computation ang mangyayari. Kaya magpa-register na kayo sa BIR. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Hintay nyo na lang kumita, ganun lang naman yun. At once na nakapag-register na kayo, kailangan huwag kayong papalya sa filing ninyo. Kasi kapag halimbawa ngayon ba, nakalimutan nyo mag-file, penalty yun. Automatic, 1,000. 1,000 agad yun ha. 1K ang pinakamababa sa penalty. Paano kung buwan-buwan ka nagkakamali? Naku po, yari, di ba?